Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwentong bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Myla na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isdang nagtatago at takot makihalubilo sa kapwa hayop na pinamagatang ang isdang hindi nakakikita. Sinulat at iginuhit ni Oliver V. Arevalo ng Revisyon ng Olongapo City at binigyang buhay naman sa anyo ng audiobook na inyong abang lingkod, Maria Myla Season Cabrera ng Revisyon ng South Cotabato. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwentong bayan ko? Halina't makinig! Sa kalimang araw ng paglikha ni Batala ay nilikha niya ang iba't ibang uri ng hayop sa himpapawid, lupa at tubig sa kugubatan. Subalit, sa ilalim ng tubig ay may isang nilalang at hindi nakikialubilo sa magkaibigang sina ibon, uod at daga. Ano kaya ang sa ilalim ng tubig na iyon? Wika ng masungit na si daga. Susubukan kang lumusot sa ilalim ng lupa upang matanaw ko ang nilalang na iyon. Wika naman ni Uod. Lumusot si Uod sa ilalim ng lupa at huminga ng malalim bago makarating ang kanyang ulo sa tubig. Subalit, sa kasawiang palad ay hindi ito gaano nakatanaw dahil humapdi agad ang kanyang mga mata. Dali-dali siyang umahon pabalik sa ibabaw ng lupa. Lumapit naman si daga at inihakbang ang kanyang paa sa tubig at sumilip. Ah! Hindi ko kayang lamig ng tubig! Sigaw ni daga at dali-dali siyang umahon at bumalik sa kanyang kinatatayo ang lupa. Huling sumubok si ibon. Ibinuka niya ang kanyang pakpak at paikot-ikot siyang lumipad sa himpapawid upang mas matanaw ang nilalang. Subalit, tulad ni daga at uod, ay sawi rin siyang masilayan ang nilalang sa ilalim ng tubig. Biglang may narinig na tinig ang magkaibigan. Umalis na kayo! Ako si isda. Hindi ako nakalilipad gaya ni ibon o nakapaglalakad sa lupa tulad ni daga. At lalong hindi ko kayang gumapang at lumusot sa ilalim ng lupa tulad ni uod. Iba ako sa inyo. Wala akong kayang gawin. Umalis na kayo! Pasigaw na sinabi ng nagtatagong si isda sa ilalim ng tubig. Sumapit ang gabi at nagdilim ang kalangitan. Ang bilog na buwan na lamang ang nagbigay liwanag sa kanilang mundong kinagagalawan. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagdulot ito ng baha. Sinubukan ni ibon na lumipad. Subalit, hindi kinaya ng kanyang pakpak ang malaking patak ng ulan. Inanod siya kasabay ni nauod at daga. Tulong! Tulong! Sabay na isinigaw ng magkakaibigang nalunod sa baha. Pinitigilan ni isda na lumabas sa kanyang tahanan. Subalit, naawa siya sa magkaibigang hindi marunong lumangoy. Huwag! Huwag mo akong kainin! Pagmamakaawang, sabi ni uod. Kinagat ni isda ng marahan ang katawan ni uod at dali-dali niya itong dinala sa dahon na kakabit sa tangkay ng isang puno at doon niya ito iniwan. Nagmamadaling bumalik si isda kay daga at pinasakay ito sa kanyang likuran. Buong lakas niyang kinaya ang bigat ni daga at mabilis na lumangoy pabalik sa puno na kinalalagyan ni uod at doon ito pinababa. Napaisip si isda. Wala na akong sapat na lakas upang buhatin si ibon. Lumingon-lingon siya sa paligid at nakita niya ang isang maliit na sanga. Ibon! Ibon! Dulo ng tangkay ang iyong kagatin at ikaw ay aking hihilahin.
wika ni isda. Nang ito'y kagati ni ibon, ay buong lakas siyang hinila ni isda patungo sa puno. Binantayan ni isda ang magkaibigan hanggang sa sila ay makatulog. Samantala namang humupa ang baha habang sumisikat ang araw. Hindi na malaya ni isda na nasa ibabaw na siya ng lupa. Pagdilat niya ay nakita niya ang kanyang sarili sa tubig. Napagtanto niya, "Hindi ko kakayanin ang mabuhay sa lupa." Bulong niya pa sa sarili. Ngayon ay nakikita kong may mga bagay pala kong kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba. Dagdag pa niya at dali-daling tumalon si isda pabalik sa tubig. Hindi pa nakalalayo ay tinawag siya ni Nauod, Daga at Ibon. Isda! Isda! Maraming salamat sa iyong pagtulong. Kung hindi dahil sa iyo, ay hindi kami makaliligtas sa baha. Nakangiting sabi ni Daga at masayang tumugon si isda. Wala nga naman. Maraming salamat din sa inyo. Dahil sa inyo ay nakita ko ang aking sariling kakayahan. Lahat tayo nilikha ni Bathala ng pantay-pantay. Wika ni Ibon. Dagdag pa ni Uod. Hindi natin malalaman ang mga bagay na kaya natin gawin kung tayo'y magtatagpo lamang. Nais sana namin na ikaw ay maging kaibigan. Hindi lamang dahil nililigtas mo kami sa baha, kundi dahil sa sinabi mo, tunay ngang kakaiba ka. Pagsang-ayo naman ni Daga. Maraming salamat sa inyong payo, mga kaibigan. Tugon ni isda. Masayang nagtampisaw si isda sa tubig dahil sa tuwang kanyang naramdaman. Maraming salamat, Bathala, sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan at pagkakataon na maibahagi ang aking sarili at kakayahan sa aking kapwa. Wika ni isda habang masayang lumalangoy sa tubig. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.